laging lasing na asawa. Ito ang sumbong ng isang ginang sa Recibo. Ito po, yung lasing po siya. Ayan po. Sabi niya po sa akin, pokpok ka. May trauma na po ako sa kanya. Halos araw-araw daw na ganito ang kanilang eksena. Kaya si Mrs. umalis, pero naiwan kay Mister ang tatlo niyang anak. Kaya sigaw niya, mga anak, miss na kayo ni Mama! Ang maluwang at matiwasay na pagsasama, unti-unti raw naging bangungot para kay Joy. Nang mawalan ng trabaho ang kanyang kinakasama na si Jeffrey. Madalas na raw kasing malango ang haligi ng tahanan at dito na raw siya nakatatanggap ng hindi magagandang salita. Dahil dito, nagpa siya si Joy na iwanan si Mister maging ang kanilang tatlong anak pero makalipas ang 8 buwan. Nagpa siya si Joy na ipaglaban ang karapatan niya bilang ina ng mga bata. Ano naman kaya ang masasabi ni X sa kanyang comeback? Sa loob ng 14 na taon, naging matiwasay ang pagsasama ni na Joy at Jeffrey. Hanggang magbunga ng 3 supling ang pag-iibigan nila. Pero, nag-iba raw ang lahat noong 2020 nang mawala ng trabaho si Jeffrey. Wala po kasi siyang trabaho, tas palagi po siyang nagiinom, naglalasing. May times po na nasasaktan po niya ako. Nag-iba po kasi yung ugali niya. Parang nagkalabuan na po kami. Nitong March lang po ngayong taon, naghiwalay po kami. Si Jeffrey nagsimula raw mahumaling sa pagiinom at sa tuwing nalalasing. Si Joy daw ang napagbubuntungan. Ito po, yung lasing po siya. Ayan po. May trauma na po ako sa kanya. Ayon pa kay Joy, naging mapalakit din daw si Jeffrey sa tuwing nagtatalo sila. Pumasok po ako na may black eye po ako kasi sinuntok niya po ako dahil sa pagsiselos po niya na wala naman pong katotohanan. Hindi na raw niya kaya ang sinasapit sa kamay ng kinakasama kaya nagpa siya si Joy na umalis sa kanilang bahay noong Marso 2024 at iwanan si Jeffrey maging ang kanilang tatlong anak. Paulit-ulit lang naman po yung mangyayari, Mami. May trauma na din po kasi ako, Ma'am. Pero sa loob ng 8 buwan, nilamon daw si Joy ng pangungulila para sa tatlong anak. Ano po ang gusto niyong mangyari? Gusto ko po na nasa akin po yung mga anak ko po. Miss na miss ko na po sila. Sinubukan daw ni Joy na i-message si Jeffrey para mabisita niya ang kanyang mga anak. Pero imbis na pagbigyan, tinakot at hinamak pa raw siya ni Jeffrey. May mga times po na naiisip ko po na puntahan ko po sila, itatakas ko po. Yung parang ganun po para makasama ko na po. May mga death threats po kasi na ginagawa din po yung asawa ko. Nagchat-chat po siya na papatayin kita. Hindi mo ako kilala, Joy, papatayin kita. Sa pag-asang masilayan man lang ang kanyang mga anak, November 18, 2024, kasama ang resibo, nagtungo si Joy sa lugar ng dati niyang kinakasama. Wala pang 10 minuto, isang pamilyar na mukha ang agad niyang nakita. Nasa tabing kalsada ang kanyang biyanan at may kasamang bata na nakatalikod. Maya-maya pa, humarap ang mga bata. At nabuhayan ng loob si Joy nang makita ang kanyang panganay. Anak mo yung dalawang yan? Yung nakamarot lang. Dumulog si Joy sa Violence Against Women and Children Office o Barangay Vauci ng Manila para matulungan siyang kausapin ang tatay ng kanyang mga anak. Gusto ko po makuha po yung mga anak ko. Okay. May karapatan ko makuha yung mga anak mo. Sa ilalim ng batas, kapag hindi kasal ang mga magulang, nasa biological mother dapat ang bata hanggang maabot niya ang edad na 7 taong gulang. Pero bago 18 taong gulang, may karapatan na raw ang bata na ilahad kung kanino niya gustong sumama. Gayunpaman, kailangan pa rin ng masinsinang pagsusuri ng mga social worker para i-assess kung sa nanay o tatay ba dapat tumira ang bata. Sige, pupunta ako. Kaya, sa araw ding iyon, ipinatawag ng barangay si Jeffrey para pag-usapan ang gusot ng pamilya. Maya-maya pa, dumating na rin ang dating kasintahan ni Joy na si Jeffrey. Ilang saglit pa, naging mainit ang usapan. Gusto ko ibigay sa kanya. Sa akin kagawad, ha? Pinapakit? Hindi ko tinatago yung mga anak sa kanya, pinibigay ko sa kanya.
Sabi ko, gusto mong makita anak mo, lalapin mo. Wala namang masama. Nang maungkat ang mga akusasyon ni Joy na sinasaktan siya ni Jeffrey. Nabuhatan ko siya ng kamay pero hindi naman grabe. Parang aambambaw lang ako. Ano? Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, aba, si Mami ang hinihingian ni Daddy ng sustento. Ang nalala ko lang, ay apple pro sa kanya, yung sustento ng mga bata. Ikaw, kahit grocery lang. Bakit parang nagkabalik din yan? Hindi, bakit kahit nagkaraner lang man ako sa kanila, nabibigaw ko naman yung mga anak ko, napapakain ang mga kuya ko, nanay ko. Sa akin naman, pag sumakot ka, bigyan mo naman yung sustento ng mga anak ko. Tatlo anak mong hinihingi sa kanila. Bakit ako magsusustento niya? Yung anak mo yun eh. Tatlo yun. Paano kung magsusumikap kung magsusustento ako? Ikaw nang sabi, di ba? Magsustento lang ako. Hindi ginawa kasi gusto kong magkatrabaho ka. Kaya mo naman magtrabaho, Joy. Okay lang. Matapos ang harapan ng dating magkasindahan, ipinatawag ng barangay VAWSI officers at social workers ng District Social Welfare Office sa mga bata para magkaroon ng initial na evaluation at assessment. Nang matapos ang closed door assessment sa tatlong bata, kinausap ng magkahiwalay sina Joy at Jeffrey para masinsinang ipaalam ang magiging desisyon. Ang gagawin po natin, pag-aralin po kayo dalawa para magkaroon po kayo ng co-parenting kung ano yung magiging plano po para sa best welfare ng mga bata. Ayon sa MSWDO, sakaling hindi magkasundo ang dalawang panig kung kanino mapupunta ang kanilang anak, pansamantala muna raw nilang dadalhin sa shelter ang mga bata. Kung wala kami pagkakasunduan, mas-shelter po natin yung anak para din po sa kapakanan nila. Dahil sa mga natuklasan ng District Social Welfare Office sa mga saalubin ng mga bata, inirekomenda nilang kay Jeffrey muna maninirahan ang tatlo nilang anak. Explain lang din namin sa iyo, Mami, kung bakit hindi namin agad kayang ibigay sa inyo. In the first place po, sa abandonment po kasi, 3 months and up. So, 8 buwan nyo pong naiwan yung mga bata na hindi na paliwanag sa kanila. Sa ngayon po, ma'am, okay lang naman po sa akin na nasa kanya po muna yung bata habang nasa proseso po. Ayon kay Jeffrey, marami naman din daw tutulong sa kanya para mabuhay ang kanyang mga anak. Matapos ang magkakasunod na assessments at pakikipag-usap ng mga social worker kanila Joy at Jeffrey, dumating ang kanila mga anak. Pakalipas ang mahigit kalahating taon, naiyakap muli ni Joy ang kanyang mga anak. Ayon naman kay Joy, pinagsisisihan man niya ang araw na iniwan niya ang kanyang mga anak, re-respetuhin daw niya ang desisyon ng mga social worker. Sa ngayon kasi sir, pansamantala po na sa kanya po muna. Sana alagaan niya pong mabuti. Tayo po ay narito sa kanilang tanggapan para personal na masaksihan kung paano naman ipapaliwanag ng mga social worker sa ina ng bata yung laman ng evaluation, kung paano ito mas magaang na may papaliwanag sa nanay kung ano ngayon ang katayuan ng kanilang naging pasya at desisyon. Ano po yung resulta ng assessment? Ngayon po, na-interview naman natin yung isa sa mga anak. So, ang gusto lang sana talaga ng mga anak, sila po ay magkasama-sama ngayong Pasko. Ma-reunite po. Willing po si tatay. So, yun din po yung itatry din natin with the mother kung ano po yung pakiramdam niya. Kasi lagi naman nating priority, best welfare and interest po ng mga bata. November 19, 2024, nagtungo ang social workers ng Manila District Social Welfare Office o MSWDO sa bahay ni Jeffrey para kamustahin ang mag-aama. Kamusta naman yung pagkatapos po na nangyari kagabi? Kamusta naman po pag-uwin nyo dito? Tungkol sa mga bata? Nakulat din po. Hindi ako nakatulog sa gabi. Saka siya kakaisip sa mga anak ko. Kung ano gagawin sa mga anak ko pag inuwa niya. Ipinaliwanag din ng mga social worker kay Jeffrey ang mga susunod na hakbang para mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga anak. Nakapag-refer na po kami sa District 4 para po sa parental capability assessment report po ni nanay. So kung magkakaroon ng co-parenting para sa kanila, mas makakabuti po para sa kanila dahil ang gusto nila magkatuluyan. Sana bilang parent po ng mga bata, magkasundo po kayo.
Pangako naman ni na Joy at Jeffrey, sisikapin nilang maging mabuting magulang sa kabila ng kanilang hindi pagkakasundo at paghihiwalay. Umaasa rin si Joy na maibabalik din sa kanya ang kanyang tatlong anak sa tamang panahon. Tanging hiling ng magkakapatid, magkasama-sama na raw sana sila sa darating na Pasko. Malapit na yung Christmas, so ano ang gusto mong mangyari? Magkasama po ulit si Mama at si Papa. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.